and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art, hindi sabay-sabay, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Basahin ko lang dito sa 1, 7 and 8. Sabi dyan, Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him. And they also which pierced him, and all the kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and the Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. We pray na kayo pong magkumilos sa about isa. So we tackle again this basics of the faith, Panginoon, about the Lord Jesus Christ. I pray na kayo pong kumilos, matutunan dahil matutunan, Panginoon. Iwas kami sa kung anong distraction yan para makuha namin ang importante mga lessons na gaya nito, Lord. Maraming salamat sa mga blessings. Patawarin po ang bawat isa sa aming mga pagkukulang, kasalanan sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga tagumpay at baptism mamaya, Panginoon. Gabayin yung bawat isa, especially inyong lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kaupo na po. Good morning po sa lahat. Good morning. Title po nito is Jesus Christ as the Creator. So ito po ay again part ng ating series about the specifics about the Lord Jesus Christ. Sinisingit natin ito every time, no, no, sa napaka-importante. Pero basic, pero tinututukan natin para hindi tayo ma-miss, no? Kasi baka madalas topical tayo kung yung kailangan natin, eh, kailangan din natin to. So ayun. So, yung binasa natin kanina sa Revelation 4, ito po yung tagpo kung saan malinaw po doon. May nakita mga beast. Ano ba yung beast? Mga angelic beings po yan, no? Pero, pinaka-highlight actually dyan, yung bandang huli, anong sinabi ng beast? So, sabi dyan, sila nagpupuri, nagpupuri. Okay? At paulit-ulit, holy, holy, holy. Sabi dyan, no? Lord God Almighty. Sino yung Lord dyan? Yan, tanong. Nasabi dyan, which was, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ay dati, siya ay ngayon, at siya ay sa hinaharap. O sino kaya yun? Yun yung Diyos. Pero, sabi dito, introduction lang po ito, no? Dito sabi kanina, bakit daw siya ay karapat-dapat, pinupuri siya kasi sabi dyan, ikaw yung karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng kalulatian ng ni honor ng mga honor dito. Yan, karangalan at kapangyarihan. Bakit? Kasi ikaw naman ang lumikha sa lahat ng bagay. At ginawa mong lahat ng yan para sa inyong kagustuhan, okay? Kasiyahan. At anong bagay yan? Lahat. They are all things, basically, you know? So, balikan natin dito. Sino kaya yung Lord na yan? Kaya binasa natin yung Revelation 1 para malinaw. Kasi ito po yung common understanding naman ng katamihan ng tao na iniwala, at least, na iniwala sa Diyos, no? So, ang Diyos ang gumawa ng lahat, okay? Problema sa iba, parang diniscuss kanina Brother James, madalas ang mga kulto, i-minimize si Jesus. Pansinin niyo po yun. Lagi yan. Kaya si Manalo, Iglesia ng Manalo, si Kristo, tao lang. I mean, hindi mo gagawin yun, hindi mo tuturo yun kung kahit konti lang inaral mo sa Bible at kahit sa history ng Christianity, okay? Hindi mo gagawin yun, hindi mo tuturo yun, pero ba't ginawa nila yun? May konting verse na medyo maano dun. Actually, isa lang. No, actually, kasi tama nga naman si Kristo yung tao, kaso nagkatawang tao. So, ganyan ang papasin nyo sa mga kulto. Mini-minimize si Jesus. Ganun yung babaliktad po natin ngayong umaga. Ilalagay natin siya sa tama niyang lagay kasi yun doon naman talaga siya. Siya ay Diyos. Amen? Hindi lang yun, para malinaw, siya yung lumikha ng lahat. So ako nung batang Kristiyano po ako, yun ang hindi ko alam. Kasi nga, madalas sabi nga sa Katolik, ang Diyos Amag lumikha ng lahat, hindi mababanggit na si Kristo yung gumawa ng lahat. Di ba? Kasi nga, anak lang siya. Tao lang siya. So itong bagay na to na bibigyan natin diin ngayong umaga,
ay katotohanan at maganda maintindihan natin. Okay? Para mailagay nga ang Panginoon sa tama niyang kalagyan, mapuri siya ng dapat sa kanya. At isang bagay lang naman doon ay yung pagiging creator lang naman niya. Maliit na bagay ba yun? Di ba? Napakataas noon siyang gumawa ng lahat. Kaya hindi ko na mabasahin po sa Bible, paulit-ulit yung Diyos ang gumawa ng lahat. E sabi dito, nalala nyo kanina sa 4:11, Thou art worthy, O Lord, kinabisyatan din natin yan, di ba? To receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure, they are and were created. So, ang daming focus nun, pero ang focus na kay Jesus. Siya, ikaw gumawa lahat, ikaw na, di ba? Parang isa pa, nagpapayabangan tayo. Oy, yung lolo ko gumawa ng... nag-invento ng, orari, ng engine. Oh, galing naman ang lolo mo. Wala ka sa lolo ko. Yung lolo ko gumawa ng, siya yung gumawa ng airplane eh. Eh, wala yung lolo nyo. Turuan nyo nga yung lolo nyo. Napad dyan, ano eh. Mag-school sa lolo ko eh. Yung lolo ko, ano? Siya yung gumawa ng, ano man yan, di ba? Ayabangan lang eh. Pero, kung ikaw gumawa lahat, saan ka pa, di ba? So, yun ang Diyos ang gumawa sa lahat. At itong question na to sa mga atheists, naging question sa kanila eh. At ginagawa na, dinideny lang nila. So, tapos tayo sa ating seminar. So, ano? Anyway, si Bud, kung mayroon ka mga load, maganda, get a load of our mga seminar. Kaya nire-record natin lahat siya, binabackup natin. Makatulong sa mga taong Tagalog. Marami tayong kaibigan na English na documentary, pero ang ganda rin sa Tagalog yan. Okay? So, ulitin ko ha. Sabi kanina, siyang lumikha lahat. Dito sa chapter 1, dito nilinaw kung sino yung Lord na yon. Okay? Sabi dyan, I am Alpha. Sino yung nagsasalita dyan? Ang Diyos. Sino Diyos? The beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Kasi yung mga kulto nga sabihin, si Jesus Christ. Okay, yung iba naman ha, yung ibang kulto naman, si God the Father, yung Almighty, si Jesus, mighty lang. May mga ganun yun, nabasa ko yung sinulat nilang ganun. Hindi ako maniniwala eh. Ngayon, kaya alam mo, tanga naman itong mga to. Yung sinabi dyan eh, sino yan? O sino ba yung, sabi ni Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever? At ano pa yung sinabi dito, malinaw? Ito pala, nasa nabi yun? Sino nagsasalita? Si John yung tao, pero dinidescribe niya, nakita niya si Jesus Christ. Kasi yan. Saan ba ito? Ito ata 7. Yan. Behold, He cometh with... Sino yung darating? Na-expect natin? Diyos Ama ba? Si Jesus eh. Pinangako niya yung second coming. At lahat ay makikita siya. Even silang mga sumaksak sa kanya. So, alam natin si Jesus yun. And all the kingdoms of the earth shall wail because of Him. Okay, Revelation 6, Revelation 14. Sino yun? Yung mag-iiyakan, yung iba masaya, iba malungkot. Again, second coming yan, Jesus yan. Okay, kaya sino yung Alpha and Omega? Eh, di si Jesus. Okay, kita niya kung red letter yung ano nyo. Si Jesus yan, okay? So ngayon naman, kaya ang topic po natin ngayong umaga, again, ang title nito is Jesus Christ as the Creator. Doon lang tayo mag-focus, mga verses na matibay na kung hindi ka pa convinced na yon or hindi pa naturo sa'yo, diyan lang tayo ngayong umaga. Si Jesus pala yung nag-create, kala ko, di ba? Naalala ko ito yung tanong ni Peter. Hindi, medyo nagkakautak na si Peter, siguro. Teka, hindi, si baby Jesus, siya yung baby yun eh. Tama naman, di ba? Eh, paano niya ginawa yung mundo? Yan ang tanong eh. Tama naman. Kaso nga, bago siya maging baby, siya ay Diyos, nagkatawang tao, doon lang siya pumasok sa earth nung first time. Okay? Na talagang laman siya. Okay? Pero dati pa, Jesus na siya. Dati na, hindi lang siya kilala nung Jesus. Kasi, ano yan eh? Greek Jesus yan eh. So, sa ibang kala, ang pangalan niya dati, the Lord. At nababanggit na siya madalas sa Old Testament, nagpapakita na po siya. So, yun siya yun. Okay. So, umpisa tayo sa, again ha, mga matibay na verses.
Bakit si Jesus ang Creator? Sinabi ng Bible. Okay? So, salamat kung may tiwala na tayo sa Bible. Bakit ko lang pala yung unang, ano yung una natin last time? The Anointed, di ba? Jesus as the Anointed One, di ba? So, ano yun? Ibig sabihin, siya yung pinili, siya yung in-anoint, tinalaga. Okay? So, importante ang Panginoong Jesus. So, may gagawin siya. And then, yung last naman, the Ascension of Christ, or yung title nun, entered into heaven itself. So, maganda yung nabutan nyo. And then, yung pangatlo, ano? The blood, the atoning blood of Christ. So, doon naman, nag-focus mo tayo sa blood, puro blood. In-explain natin yung tama at mali sa interpretation ng iba. Again, hindi tayo, wala tayong pakialam sa physical, no? Parang yun ang tinutukoy doon, pero pinaka-importante yung representation ng blood is yung buhay niya. At pag dumanak yung buhay niya, ibig sabihin nun, ang naalala natin, pagkamatay niya at suffering niya, okay? Naalala niyo yun. Kaya ngayon, dito naman tayo sa kanyang being a creator. So, isa-isa natin. Isa sa mga malinaw, no? Kasi ito, nadaanan natin ito sa soul winning, ako. Kasi ang favorite natin dito sa John 1 is yung 12, okay? Para paliwanag na ang paligtasan pala ay parang kasabay ng pagiging anak ng Diyos. At pag ikaw yung nag-anak ng Diyos, therefore ligtas ka. Galatians 3. Pero ito naman ay, ano, bago yan, no? May sinasabi dito about Jesus. So kasi ang mag-uumpisa, very famous, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Okay? And then, ito na. Paibasa po, ready, go. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Sino yung Him? Dito sa, pag tinignan mo to, ang subject dito sa 1 and sa 2 is the Word. So, pero jump na tayo sa Paul 10 kasi ito yung sinabi dito. And the Word was made flesh and dwelt among us. Sino kaya yun? And we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, malinaw, si Jesus po yan. Siya lang ang Diyos, nagkatawan tao. Only begotten of the Father, si Jesus. And so, alam natin si Jesus. Kaya babalikan natin ito ngayon. Kung yung Word na yan, anong ginawa niya? Lahat ng bagay ay ginawa niya. So, sinong gumawa? Si Jesus. Okay? So, ganun yun. So, siya yung kasama na ng Diyos. Siya yung ginamit para gawin ng lahat. At siya na nga mismo yung gumawa. Okay? Sinag-utos sa kanya. Okay? Sa Trinity po, ang authority is ang Father. But still, okay? Malaking bagay po yun nung ikaw yung gumawa. Amen? Parang kahit saan po yan. Nari, ano pong magandang project na ano yun? Na yan, tablet. Ang palaki ng palaki, di ba? Ayan. Sino mag gumawa niyan? Galing siguro niyan. So, yung mga technology naman kasi ngayon, pasa-pasa yan. Okay, kopyahan. Kaya wala kang pwede sabihin isang taong napagaling. Okay? Yan ang totoo. But still, sino magaling? Yung gumawa. Pero still, may mga nag-utos kung sino yung gumawa. So, ganun yung gusto kong ano lang ngayon, ang Panginoon Jesus ang gumawa ng lahat, pero inutusan siya ng tatay. Still, dakila siya. Amen? Amen? All things were made by Him, and without Him, para malinaw lang. Okay? Lahat ng bagay ginawa niya, malinaw, malabo ba yun? Malinaw na eh. Pero another way of saying na siya ang gumawa ng lahat is, at walang ginawa na hindi siya ang gumawa. Parang ganun. And without Him was not anything made that was made. Eh, paano yung Diyos? Sinong gumawa ng Diyos? Mali yung tanong mo. Siya nga yung gumawa, wala siyang umpisa. Okay? So, mga kuhanin niyo, mga bata, kahit, alam mo, pag Bible ang pinag-usapan yung iba, sa umpisa pala, bumibitaw, nakala nila, eh, hindi ko kaya yan. Unti-unti kasi. No? Mataas na, ano to, kasi ito, karunungan to eh. Kung titiwalaan lang natin to, hindi tayo magmumukhang ewan katulad ng iba na katulad ng bigit ng ni Brad, di ba? Paano matutulog wala impyerno? Natutulog ito nga pag mulat mo, gising eh. Hindi mo pagkakamalan yung inaral mo at least.
At hindi ko na yung short kasi yung mga kulto kasi hindi naman niya nag-aral para magturo, para magpalayan. Hindi, baliktad yan, is the other way around. Ang Diyos yun, yung nagtuturo, pinapaalam natin yung katotohanan, and then magpapalayan tayo. Of course, yung una maligtas, and then magpalayan. Yung kalaban, baliktad. Nagtuturo din kunwari, pero hindi yung nag-umpisa sa magandang purpose, no? So, ginawa niya, kaya ganyan, puro kasiraan yung tuturo, baliktad. Nag-isip lang niya muna, paano ko ba lolokohin itong mga to? Ayun. At kumuha ng konti sa Bible, parang Matthew 4, di ba? Ginawa niya sa Tanas. Ano kayo pwede kong gamitin dito? Yun, saka siya nag-umpisa doon. Tapos sa kanya, from there, yung panluloko, doon niya i-build yung kanyang kulto. Ganun yun. Kaya hindi kayo dapat magtaka doon. Ganun kasimple yun. So may sinungalingan din yan. So ngayon, kaya natin ginagawa natin, umpisa natin dito sa pinaka-umpisa. Para kahit saan pa sumingit si Satanas dito, eh alam mo na yung umpisa eh. Amen? Yeah. Yan. So again, walang gumawa sa Diyos, siya yung lahat eh. Okay, and then, pero hindi lahat ng bagay Diyos. Okay, kailangan natin linawin din yan. Kaya nga siya gumawa, yung creation niya outside of Him. At yung creation is outside of God. Okay, hindi yan magkasimula. May nagtuturo din ganun. Can you believe that? Katangahan din, di ba? Ginawa ko ang sarili ko. Hindi. Yung ginawa niya, iba yun, no? Nasa labas niya. So, ang Diyos, walang umpisa. Amen? Sana makuha natin yun. Okay, anyway, all things were made by Him. Without Him was not anything made that was made. And then later, they describe si Jesus dyan. Ito yung diniscuss din namin nung parang kahapon. No? Another thing. First Corinthians 8. Bisa natin sa... Dito na lang sa 4. Okay, again, Corinthians to, may dinidiscuss si Paul. Mga bagay na kailangan maintindihan ng mga kapatiran, pero papasok lagi yung mga major doctrines kasi nga, may precedence yan eh. Ibig sabihin, may mga naunang mas importante bagay sa ibang bagay. So ngayon, ina-address niya to, binabalik niya dito. Okay? So ngayon, kaya ang discussion dito about ano lang, alam mo na, noong mga panahon even nila, ay maraming idolater, maraming mga maling practices. Okay? So, in-explain niya na hindi dapat ganun. Okay? Kaya sabi dyan, we know that an idol is nothing in the world and that there is none other God but one. So, dun sa topic natin, di ba, isa lang ang Diyos, isa lang gumawa, siya yung paumpisa. Pero, sabi dito, for though there be that are called gods. So, ilan ang Diyos? Isa lang yung tunay na Diyos. Pero may mga tinatawag na Diyos. Kasi, importante nito kasi, again, papasok yung Mormon naman. Sabihin nila, ay, meron sa Bible, mga Diyos eh. Pag tinignan mo sa Bible, yung isolated verse, oo nga, no? Nalito ka na. Hindi, tinatawag silang Diyos. Hindi tamang pagtawag, pero tinatawag pa rin. Eh, di Diyos yun. Hindi, tawag eh. Mali silang tinawag nilang Diyos yun. Pero dahil for conversation sake, itawagin din natin Diyos. Pero Diyos, Diyosan. Yan. Hindi yan. Kaya ginamit kasi ni Jesus yun isang beses eh. Anyway, kaya sabi dyan, for though there be called gods, whether in heaven and earth, as there be gods many and lords many. Ayun o, ang daming Diyos pala eh. Tinawag na Diyos nga. Huwag mo nga kalimutan yung part na yun. Okay? Yan. Kaya ngayon, tawag nila yun. Yun ang pag-unawa nila. Parang sinasabi lang ni Paul, intindihin natin, tanggapin natin, may mga taong nagtulong ng mali at therefore, may mga taong pinaniwalaan mali. Pero ngayon, tayo sa atin. But to us, there is but one God. So, isa lang ang Diyos. Sino? The Father lang ba? O yun yung unang binanggit. The Father of whom are all things. Okay, konting English din tayo ngayon, ha? Ito kasi, ganyan yan, eh. Importante, bawal salita. Of whom? Anong sabihin ng of whom? Sa pamamagitan niya nga are all things. Or pwedeng pag sinabi of whom, sa kanya lahat ng bagay. Okay? Tama ba yun? Sa Revelation, ganun din. Tapos na natin din yun eh. Si Jesus ang mag-rule, bandang huli, iaano niya rin sa Ama. So walang problema. Yan ang tanggap naman ng mga tao. Yan, sa Diyos lahat yan.
Pero binanggit dito, and, oy, sandali. Isa lang ang Diyos, pero the Father, pero may, and one Lord Jesus Christ. Yan ang problema. Saan papasok si Jesus? Kasi pinag-usapan, isang Diyos, ang ibig sabihin ba niyan? Therefore, hindi siya Diyos? Kasi binanggit niya na yung Father. Ayan, nakita niyo, kaya iniisa-isa natin eh. So, still, puntahan natin yung Isaiah. Isaiah, marami sa Isaiah kasi mga statement na gito na malinaw na declaration na isa lang ang Diyos. Ginagamit din ang iglesia ni Manalo to para sabihin nila, isa lang talaga. Eh, isa lang talaga. Kaso nga, ang kanyang nature ay tatlong persona. Okay? Asa na ba yun? Hindi ko na... Sorry, hindi ko na mark, pero paulit-ulit na mga kasi dito yun eh. Kasi alam niyo po yung Isaiah ay ito po yung prophecies and the teaching ni Isaiah. Paulit-ulit siya, pabalik-balik siya kasi kinoconvince siya po yung mga Israel na ang Diyos ang tanging Diyos. Okay, so may mga panahon na sila ay ano, makulit, pasaway. So parang tayo din, kaya ngayon nga, church na naman, di ba? So siguro for the last ilang months, ay iniwala ka pero may mga encounter sa buhay mo. Ano, titigas ulo ka ulit. Di ba? Ito, isa to. Ito. Yan, okay. Okay, so kaya ang ginagawa niya, parang tayo dito, binabalik natin lahat siya. Kung ano, may yun, parang kulto, di ba? Tinabanggit kanina ni Bad. Dali, balik tayo. Sino bang, ano, sino bang authority natin? Yung pala yung nag-iusapan namin doon eh. Kaya nalaman namin itong si, ano, si Jehovah's Witness, False Witness, tsaka si SDA, sa ibang Bible nila eh. Yun, yun. Paano hindi ka magkakamali? Yung authority mo, mali. Hindi malinaw. Hindi ka tatama pag ganun. Di ba? Kaya binalik namin, tinanong na, ano bang Bible nyo? Ha? Parang clueless sila na maraming Bible na iba-iba. Yung pa lang eh. Amen? Kaya tayo, inaano natin yan na hindi pwede tayong hindi natin alam yan. At may kilala tayong member ng circle of ano natin, humihina na sila dyan. Minsan, di ka makapaniwala eh. Kasi ang tanong ko, pasto, yung isang ano mo, ganito raw, hindi na King James ah. So, ina-alarm ko lang para baka hindi niya alam. Eh, pero yung pala, alam niya. Mahina na lang. Humihina. Kaya, again, authority is important. Kaya sabi dito, ito yung ginagamit din ng iglesia ng Manalo, kaso, sa maling paraan. But anyway, yung sabi dyan, ye are my witness, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me and understand that I am He. Sino siya? Before me, there was no God form. So, wala daw ibang Diyos, ang Diyos lang. Okay? Walang ibang na forma, wala talaga yung ibang Diyos kasi siya lang eh. Tama naman. Neither shall be after me. So, itong Diyos, wala nang ibang Diyos. Okay? Matama. I am the Lord and beside me there is no Savior. Ito yung maganda. So, i-claim nila to. Kaso, tanong mo sa kanila, sino ba Savior? Di ba? Sa Iglesia ni Manalo at kahit dito sa SDA at sa mga hindi Trinitarian. Sino ba Savior? Nanginig na yan. Alam ko ang Diyos eh. alam ko rin si Jesus eh. Di ba mga paghiwala yun? Nakita niyo yun? At sabi din dito, yan, I am the Lord, the Holy One, the Creator of Israel, your King. Kasi itong panahon po nito, ang dami lang hari, ang dami lang pinagtiwala na, mga loko-loko, karamihan. Kaya binabalik niya sa aral, ako yung hari niyo dapat. At ang hari, misa tinatridol. Diba? Hindi dapat. Pero ginagawa. So, pinapaalala sila, kayo nagkamali, hindi ako. Okay? Kaya balik tayo sa, nilisas natin kanina. Sino ang Creator? Ang Diyos. Eh, ba't binanggit si Jesus? Isa lang daw, sabi ni kanina, isa lang din ang Lord. O ito, and one Lord, Jesus Christ.
Sino ang Lord? Ha? Sino ang Lord? So kahit sa mga taong nalilito, sino ba yung Lord? Sino ba yung Lord sa Old Testament? Oy, walang iba eh, di ba? Ang Lord, ang Diyos. Kasi sa New Testament, parang ginagawa nila, iba yung New Testament, iba yung Old Testament. Eh, siyempre, iba naman talaga sa spelling. Pero, iisa ang tinuturo dyan dahil ang Diyos nga hindi nagbabago. Amen. Malinaw? Yes. Kaya hindi po, ngayon, ganito yung word na end. Again, English tayo. Ano yung sabihin ng end? At. Dalawa po yung pwede dyan. No? Kasi pag sinabi kong, ako ang tatay at ang asawa ni... Hindi. Ako ang tatay dito sa pamilya at ako ang asawa. Ako ang lalaki dito. So, ilan ako? So, isa yun yung isang word, no? Ibig sabihin, dinescribe yung sarili ko at dinescribe ko ng another way. Kaya ako pa rin yun. Ngayon, yung ibang ibang use ng end is pwedeng, ako, ano ba? Nakita ko ang tatay at ang asawa. Ilan yun? Tatlo. Nakita ko yung tatay at yung asawa. Ilan yun? Nakita ko. Pwede pa rin isa, kasi parang kanina, ako yung asawa, ako rin yung tatay. Pwede isa, pero pwede rin? Dalawa, di ba? So, malinaw ba? Hindi yan mahirap ha, pwede yung gano'n. So, again, huwag niyong gagamitin, end nga eh, ibig sabihin, isa, dalawa, hindi lagi. So, ngayon, kaya ang gustong drive dito ngayon, ano? Ilan ang Diyos? Isa lang. Pero, tinuko yung Father, hiwalay sa anak, kay Jesus, pero still, sino yung tinutukoy na one God doon? Isa lang, okay? Binanggit lang, separately yung Father and yung Son, later na yung Holy Spirit, okay? So, pero again, focus natin dyan is by whom are all things? Eh, kanina sinabi, of whom are all things? So, sa Kanya lahat. So, by whom naman, ang sabihin, sa pamamagitan Niya. Ang lahat ng bagay, hindi sinabing ginawa, pero yun na yun. Sa Kanya lahat yan. Merong ganitong bagay dahil sa Kanya. O, eh, Siya yung gumawa. Okay? Amen? Amen. And we by Him. Do, dinuksong lang yun. So, sana malinaw yon. At again, kung napansin nyo, dinadaanan din natin ibang importanteng bagay para makuha natin itong pagiging Diyos ni Jesus and then therefore the Creator. 1, 2, 3, 4. Another 4. Ephesians. Okay pa ba kayo? Amen. Hindi tayo madalas ganito pero kailangan natin to eh. Okay, umpisa natin sa 8. Pakibasa niyo po 8 and 9. Ready, go. At gawin mo ang less than the least of all things. Is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ? And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus. Ayun, kita na, di ba? Pero, so lang bang ito, no? Last Thursday, walang maraming wala, no? Pero nakinig ba kayo online? Amen. Lalim namin. Kaya, maganda, ano nyo rin, ha? Yan, inaano ko na sa inyo. Last Thursday. Ang title? The Mystery of Godliness. Diba? So, parang ganun, theology kami. Kaya ang lalim po nung Thursday, tatlong verse lang. 1 Timothy 3. Diba? Buti si Bad, nandito nun. Nahilo ka ba? Hindi naman. Okay. So, recommended yan, ha? So, hindi ako masalas nag-recommend. Yung wala last, ano, kahit ano. Sa YouTube na po yan. Na-upload na kahapon. So, ganun din po yung ano dito. Ngayon, sabi niya, may mystery. So, yung nabanggit dun eh. Yung mystery po, hindi nalalaman, no? Pero pwedeng malaman. Okay, sabi niya, no? Gusto kong malaman, makita ng iba ang fellowship of the mystery. O, di naintindihan niya. So, hindi lahat nakakaintindi, pero gusto natin maintindihan. Sabi niya, which is from the beginning of the world had been hidden God. So talaga naman, ang hirap intindihin, no? Banggit ko yung kanina kay Peter, kasi bata siya, nag-iisip siya, baby, paano niya create yung lahat eh, babe? Yan, diba? Tama naman yun eh. Pero, may mga bagay, na-display ko na kanina yung sagot doon, pero,
Totoo na may mga bagay na mahirap intindihin. Especially, yung mga bagay daw na sa panimula pa lang tinago na. Okay? Hindi nyo maiwasan to ngayon sa mga science, video, class, textbook. Maasal ka na yung iba, in-assume na lang nila na billions of years, millions of millions, of the billions. Kala mo totoo. Paano nalalaman? So still, yung iba naman, pagiging ma-honest, pag magaling kasi magtanong ka rin, pag magaling ka magtanong, paano nga nalaman yan? Actually, hindi namin sigurado. Yun yung best guess namin. At least magiging honest din to some degree. Pero still, andiyan sa textbook nyo eh. Ina-assume nyo na totoo yan. Tapos pag nagsalita kami ngayon dito, ang Diyos ang gumawa. Hindi totoo yan. Nakita nyo yung hypocrisy doon. So sana hindi tayo ganun. Anyway, ito sinasabi niya, ay lahat yan, gusto kong malaman nila, yan ay tinago na sa simula pa lang. Okay, but anyway, nabanggit dito sa topic natin, who created all things by, dito na naman yung by, no? Mamaya sa Colossians, by din. Ibig sabihin, ginawa yan by Jesus Christ. O paano nangyari yun? Eh, baby lang siya noong 2000. Siya ay Diyos, kasama ng Diyos. Okay? At siya ang gumawa sa pamamagitan niya gumawa. Later sasabihin sa Colossians, siya ang gumawa. Okay, so malinaw po. So by this time, kasi tapos ang introduction natin, naintindihan natin. So mabilis na tayo ngayon. Si Jesus ang gumawa. Hindi yan mahirap intindihan pag naintindihan mo na siya ay Diyos. Kasama siya ng Diyos, siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. So kinukumpile lang natin para after nito, ay, pupuri tayo ng tama sa Panginoon. Amen? Yung pala yung gusto kong application. Iba sa atin ngayon sa alhalan, dahil pa makukulit dun eh. Salamat ngayon, mabait lahat, no? Masa na si Richie? Tulog. Kaya palang bait eh. Si Anna May, nakakasunod ba? Ligtas ka na ba? Amen. So makaintindihan mo na to, tuko-tuko ka lang ha, yung cellphone mo, mamaya na yan. Mas maganda yung cellphone natin dito. Laki. At salita ng Diyos. Saan ba ako? Ayun, so malinaw na po yan. So tuloy lang natin ito na yung isa sa mas malinaw rin. Colossians. Kinabisado natin ito dati. Kinabisado nyo pa rin ba? Saan yung ginano natin dito? Simula sa 15 lang ata. Hindi. 16. 17. 16 and 17, di ba? Mapaibasa. Ready, go. By Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things exist. 18. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, and all things He might have the preeminence. Okay. De, tuloy pa natin. Ready, go. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Okay, dyan muna, no? So, ang malinaw dito, may gumawa. Di ba? Kung sino mang He yan, sinabi na natin kanina yan, si G, ay, ito na pala. Okay. In whom we have redemption through His blood. Sino ba yung dumanak ang dugo? Jesus, para sa ating kapatawaran. Sabi dyan, who is the image of the invisible God? Si Jesus, ang kawangis. Yan po yung term niya sa English, ha? Kawangis, ibig sabihin kamuka. Okay? Parang yung mga anak ko, pag nakikita ko, iba ng muka eh, pero may pagkakatulad, di ba? Lalo sa akin daw, tama ba? Yan, sabi nila, totoo naman. At minsan nga, may mga angulo si Peter na pag tinignan ko, parang hindi ko kamuka. Pero nakita ko yung picture ko ng bata ko. Ah, si Peter to. Lalo si Aiden, yung Stephen, diba? Tsaka Shana. So ano yung sabi yung image of the invisible? Ang Diyos, ang God the Father kasi talagang hindi nakikita, hindi nagpapakita. May mga time na parang nagpakita siya ng Old Testament, pero still hindi. So paano natin malalaman kung natin makilala ang Diyos? O sinabi mo, kilala mo ba si Lynn? Sino ba? Ito ba yung medyo ganyan yung mukha, yung ilong, di ba? Kasi yan ang, yung mukha natin, yung talaga nagde-determine ng ating pagkakakilala sa isang tao. Doon ngayon, may DNA na, pero still, kahit yung kambal sa JGX, medyo kuha ko na eh. Pag pinagtabi ko, ganyan.
Pero pag mag-isa nakita ko dyan, hindi ko pa kaya. Yeah. So may pagkakaya pa, pero still, yung muka. Okay, naalala nyo yung 2 Corinthians 4:6, di ba? Yan tayo dyan preaching. So yung muka ng tao nagpapakilala sa kanya ngayon. Gusto kong makilala ang Diyos. Kilala mo ba si Jesus? Yun yun. Eh, pastor, hindi ko alam yung picture niya. At least alam mo yung dapat, mas dapat mong malaman about him. Amen? Yung tinuro niya, yung kanyang character. Yeah. Pero still, gusto ko lang ano dito, yung image niya, nagpapakilala sa Ama din. So, sabi niya kay mga disciples, especially kay Philip, no, ano sabi niya, "Have you not known me, Philip? If you have seen me, you have seen the Father also." So, malinaw po yun, no? Kaya hindi pwede sabihin ng iba na anong sinasabi ng iba. Sabi ng iba, ang Diyos daw at ang tatay at ang anak ay isa lang. As in, isang-isa lang, as in, walang hiwalay. Mali rin naman yun. Di ba? Kasi may tinutukoy na Father, and then may Son. No? Hindi sila isang-isa na walang pagkakaroon. Meron. Pero still, yung pinaka-importanting bagay about God, pag nakakita mo na si Jesus, nakakita mo yung Ama. Paano ba magsalita ang si Jesus? Ganon din ang Ama. Ano bang gusto niya? Ano ba yung ayaw niya? Isa na lang yun eh. Hindi ka na magtatanong na ano kaya gusto ng Diyos Ama? Eh nakita mo na si Jesus, nakilala mo na, nakita mo yung tinuturo niya, wala ka nang dapat pagtakahan, okay? So anyway, malinaw na ngayon na si Jesus to. Siya lang yung image of the invisible God. Ang sabi dyan, "For by Him were all things created." So yun yung malinaw na, no? Ngayon, baka malinaw. Ano yung all things? All talaga? All? Hindi, isa-isahin natin. Pati nasa langit? Oo, lahat. Lahat ng nasa langit, eh sa lupa. Lahat din. Kaso may mga bagay na hindi nakikita. Sinong gumawa nun? Siya din. Visible and invisible. Meron bang bagay na invisible? Ha? Hangin, no? Di ba? Yun yung simpleng ano, para sa mga bata. Pero alam natin yung hangin, pwede yung convert sa water and then sa ice. Pag malakas yung pressure at malamig. So, may mga bagay, even tubig, hangin, pero hindi tayo kita. Like ideas, ano pa? Yung mga nauna dito, pag-ibig, ideas, nakikita mo yung ideas? Ano pa? Reasoning. Laws of physics. Yan ang madalas example dyan. Kasi alam, inaaral ng mga tao yan eh. Sinusulat lang natin, pero yung sulat may nire-represent. Hindi yung letter ang MC squared. E, siguro MC squared. Ano yun? Letter. Hindi, may nire-represent yun. At lahat yun, walang hindi nakikita. Energy. Nakikita ba energy? Nakikita ba yun? May sinuntok. Hindi, kamay yung nakita mo. Pero yung energy yun doon. Nire-represent ng ano man yan, ayoko mag-physics ngayon. Okay, so yan. Where there be thrones. Paano mo nasabing ito, mas makapangyarihan dito? Eh iba, malakas lang sa ganyan. Pero iba, marunong ano, may makapangyarihan eh. Ba't pag sinabi ni ano, sumusunod sila? Hindi mo makilala yun, siya yung ganyan. Diba? So kahit pa daw yung thrones, kahit mga kapangyarihan or mga posisyon, eh sino bang gumawa ng posisyon? Mga tao ba? Yung kaharian, ginaya lang yun sa Diyos. Oo, oh, kasi yung Diyos, ba't sinusunod nila yung sinabi ng Diyos eh? Ay, gawin kaya natin. Ay, gawa tayo ng hari. O, oh, ikaw hari ha. O, oh, kunwari, susundin namin yung ganun po yung lahat yung pinator sa Diyos. So, ang sinong gumawa niyan? Ang Diyos. Dominion. Pag pinag-alala mo yun sa history, di ba? Kaya minsan, ang ganda rin mag-usapan ng history. Ano yung mga pinakamalalaking kaharian? China. Panis yan sa lolo ko. Ano mas malaki pa sa China? Come on. Babylonia. Malaki din yun. Sino mas malaki sa Babylonia? Yung tumalo sa kanila. Medo-Persia. Ay, may tumalo din doon. Greece. And then, the Romans. Ayun, malaki talaga. Pero, modern world, meron pang, ano yung empire? US. So, medyo iba yun eh, no? Pero, yung talaga empire, Russian.
Maliit pa yun. Ano pa yung mas malaki doon sa Asia? Unting history tayo para maging interesado rin kayo sa history. Ano? Huwag niyong kalimutan yung Mongols. Yung isang history channel, gano'n, natatawa ako eh. Kasi yung Mongols, parang, kasi ngayon mahina sila, di ba? Pero may time na napakalakas ng mga Mongols. Alam niyo ba yon? Alam ko, Mongolian, mga Mongol, parang inaasar natin, Mongoloid yun. Pero may time na lakas nila as in, at ang bilis. From yung parang China, nasakop nila yung China hanggang doon. Kaya yung isang channel, ganun eh. Anyway, the Mongols. So, sino pa? So, bandang ulit, natalo din. So, sino nung gumagawa nun? Di ba kasi kahit ngayon, gusto natin, di ba, kaya sabi ni ba, we want to conquer the whole world. Idea lang yun, di ganun kadali yun. Pero paano nagawa nila yun? Pag inaalam mo yung pinag-aralan mo yung history, may mga sabihin sila kasi magaling siya, magaling na dumiskarte, tinulungan siya ng ganyan. Eh, ba't din niya na-retain? Yung tanong. Diba? Kahit mga corporation po ngayon, kahit itbulaga. Sorry, longest running. Pinutol din sila. Siguro, naasar na sa kanila. Yabang eh. The longest running. O ngayon, patol. So, bakit gano'n? Kasi yung sinasabi dito ngayon, ang Diyos din ang gumawa niyan. And therefore, pag hinayaan niya yung manatili, mananatili, pag gusto niya, pok! Ang yabang niya, ha? Isang gano'n lang yung potol yan. Yung Romans, napakatibay niyan. Ang dami natin na mana dyan kasi may mga discarte siyang na sabi natin na invento, no? Sa warfare, hindi lang sa warfare, pati sa pamumunuan, paano sila namumuno. Architecture, kasi nga, mayaman na sila, mayroon silang pera, yung ibang tao na magaling sa kanila, mag-focus sa ibang bagay, katulad na tama, architecture, kaya dyan yung Renaissance, di ba? Marami tas yung mga talent, marami silang pera. Anyway, ang Diyos ang gumawa nun. Hindi pa rin sabihin na kasi magaling to, kahit di naniniwala. Ang Diyos ang gumawa pa rin nun. Malinaw sa Bible. Sabi niya siya, gumagawa niyan, pag gusto ko na silang ubusin, patay sila. For principalities, ganun din po. Medyo magka yung dominion, throne, principalities, powers, pare-pare, halos pare-pare yan. Sabi, all things were created by Him and for Him. So ito yung medyo malinaw na siya ang gumawa. Eh, paano niya? Ba't niya ginawa yun? Ang ginawa niya yung mga Romans, yung Greeks, may purpose siya. At yun ang dapat nating aralin para saan yun. Nahilo na si Ray-Ray. Eh, ba't wala? May matututunan kayo. Basta hindi ko maintindihan sa ngayon, mahaba pa naman yung buhay mo. God willing. Kaya tayo, kasi yung aral tayo ng aral, mukha ba ako na, ano, na buboring dito magturo sa inyo? Sana hindi nyo nakikita ang gano'n. Minsan. Minsan, mapapasok ko yun kasi, ito na naman. Pero dahil lumaki din ako sa ganyan, naintindihan ko. Trabaho ko na, maging excited kayo. I-encourage kayo. Kaya talaga, ako, obviously, hindi ako na, minsan, again, minsan. Pero pag tinuturo ko na, tapos talaga naintindihan kaya talaga nito. Nung bago kami, gano'n ako eh. Naintindihan ba talaga nito? Nagtatanong ako, kala ko ba na to? Hindi pa rin. Pero unti-unti, nakita si Brother James kanina. Ayun. Kaya ako, yun, nakikita ko, umpisa. Si Brother James dati, ano rin yan, wala. Brother rin eh, CCF eh, GCF. Pero nung nakuha niya yung spirito, talaga naman. Amen? Amen. Kaya sana later, yan, yun, si Edgy, si Raven, no, mga pogi yung mga ano natin dito. Papogi ng papogi ah. Amen. So, diyan kayo magpapogi. Dapat maintindihan niyo to. Amen? Hindi lang maintindihan, later kayo din magtuturo. So, nasa na ba ako? So, principalities, powers, all things were created by... And for! Importante yun. Ba't mo ginawa yan? Para saan? Gumawa ka nga ng sasakyan, para saan? Para masakyan. Okay. Para saan sumasakay? Para makapunta. Bakit kailangan pumunta doon? Laging may higher purpose lahat ng bagay. Amen? At bakit ginawa nga yung mundo? Para sa Diyos. So nakita sana nakita natin na itataas natin ng Panginoon ngayon dito. Amen. Lahat yan para sa kanya eh.
Kaya pag sinabi mong may sarili kang balak sa buhay mo, which is Kristiyano, maraming ganyan. Iba dito siguro, nagpapatalino, magpapa-impress lang, papayaman, at ano kaya ang gagawin ko sa buhay ko. Ayan, sinasama rin ko na sa'yo, mamili ka para sa Diyos ba o para sa sarili mo. Ahati po, Pastor. Hindi, para sa kanya lahat yan. Pag hinati mo pa yan, magkakaroon ko pa ng problema sa totoo lang, lalo pa mga Pastor. Ayan yung laking problema nakita ko. Yung mga, even mga Pastor, mayroong hati ang puso. May konting paglilingkod sa Diyos, pero parang Solomon, may konting sa sarili. Doon siya nayari. Magandahin natin ang templo, ginto, silver. Okay, oh, yung ibahe ko naman. Ganun yung Solomon eh. Yung mga Pastor, ganun. Oh, yun. Diyan nakilala Solomon, di ba? Hindi maganda tuloy. Pero may maganda siyang ginawa, yun, na katisuran ngayon. Okay? Problema siya ngayon ng mga Pastor. Paano na lilinisin yung utak ng mga lalaki? Kasi, hey, Solomon. Ganun lagi. Anyway, para sa Diyos lahat yan. Okay? Malinaw, and He is before all things. Okay? Parang hindi natin hindi. Parang niya ginawa yan, baby siya. Nauna na siya sa lahat. Amen? Detail? Makita mo yun? And He is before all things. Pwede niyang gawin yan kasi nauna siya doon eh. And by Him all things conceived. Yung mas matindi pa eh. Ano sabihin nun? Ito yung, hindi siya lahat yan. Ah. Pag sinabing sa panahon natin, pag sinabing consist, ginawa sila gamit yon. Okay? Yung ano doon, parang itong pulpit. Anong consist? Anong tawag dyan? Then ang term ng, anong noun ng consist? Consist. Anong consist nito? Hindi yung consist eh, mali eh. Anong consistent, consisting? What is consisting? Yeah? What is consisting with this pulpit? So karamihan nito ano? Kahoy. So kaya yung ibang maling definition sabihin, eh so si Jesus pala andiyan. Andiyan ba si Jesus? Andiyan. Hindi ganoon, ibig sabihin lang by him all things sa pamamagitan niya. Kaya meron tayong substance, meron tayo at nagdikit-dikit 'yan, di ba? Example ito, again, itong pulpit na to, ginawa muna yan. Siyempre, yung mga hardware, ginawa yan sa puno, hinati-hati, binenta, binili naman natin, hinati natin, dinesign, and then, pinagtagpi-tagpi. So, dahil ngayon, sinong gumawa ng pulpit? Yung hardware ba? Hindi. Sinong gumawa? Lahat-lahat, ang Diyos. Pero pinurpose lang natin para sa ating gawain dito, pero still, pag binalikan mo yan, ang Diyos ang gumawa ng lahat. Okay? Amen. Hindi naman ano yan. So, meron pa akong 25 minutes. Ayun, napansin niyo oras. Last verse naman. Ibasa po, ready, go. By whom? Yun. So, sino yung he sa he made the worlds? Ha? Sino nga? Father or the son? He, whom he made the world. Tama. Eh, sino yung whom? Matama, siya rin yan. Okay? So, para, sino yung nag-made? Ha? God. God, okay, which is pwede mo sabihin the Father. Pero sa pamamagitan nga ni Jesus or the Son ang ano niya dito, okay? So tapos na tayo. So another ano lang to? Another verse na malinaw na si Jesus yung gumawa. Pinagawa ng Ama pero still siya yung gumawa. Pero yung point na maganda dito, very ano to eh, no? Very famous. Bakit? Kasi kung gusto mong intindihin ang Panginoon, isa sa mga
alam mga sources natin diyan, mga lingkod ng Diyos, di ba? Pero kaya ito kaya maganda tong unang mga verses dito kasi parang mayroon siyang precedence nga rin. Ibig sabihin, inuna niya yung mga lingkod ng Diyos. So, lalo si Moses, ang dami niya na tinuro about God. So, kulang pa ba? So, andun na sana lahat eh. Kaso, sa kabutihan ng awa ng Diyos, ano, kung alam niyo yung ginamit din ng Panginoon na parable, di ba? Mayroon siyang ganda parable, mayroon siyang farm, and then pinaubaya niya lang. Okay, sa mga farmers. So, sino na mag-farm doon? Sino magtatanim? Sino nga ani? Si farmer. O sa kanya na ba yung lupa? Sa kanya na ba yung kita? Hindi, pinaubaya lang sa kanya yun eh. So, ang parallel po doon, pwede yung tao, pwede yung mga Israel. Eh, pwede mo sabihin na rin sa buong tao, ganun na lang muna. So, sabihin ba tayo dito, ang galing ng Diyos, oh, binigyan tayo ng oxygen. Binigyan tayo ng farm, magtanim ka lang, tumutubo. Mayroong, kung hindi mo matdiligan, mayroong ulan, ang galing. So, pwede mo ba sabihin sa akin lahat to? Eh, sa akin to eh. Kasi may nagbigay. So, later, dapat hindi tayo hihinto doon na meron ako nito. Di ba? Kahit yung mga bata, para nang makarelate. Kasi yung mga bata ngayon, puro jowa na sa utak. So, totoo lang, nakakaasar eh. Kahapon po, si ano, yun nga. Kwentuhan kami. Ang tinuturo natin sa mga bata, maayos, mag-aaral muna, maka-Diyos, maglingkod sa Diyos. Saka, mag-asawa, may time naman dyan eh. Eh, yung isa doon, pasaway. Kaya ngayon, hanggang isip ako ng isip, paano ba to? Mga bata, sinong gumawa ng another person na lagi mo iniisip? Ay, galing. Mamahalin ko siya, mamahalin. Ha? Andun ay utak mo lahat eh. Sinong gumawa? Yan yung tanong. Diba? Galing ng Diyos, diba? Kailangan ko magmamahal sa akin. Tama, ha? Sino gumawa niyan? Sino nagbigay sa iyo niyan? Yun ang dapat lagi mong mas nasa puso't utak mo. Ang Diyos. Kasi isa lang yan sa pwede niya ibigay sa iyo at pwede niyang i-withhold sa iyo. Amen? Amen. Iba, magaling sa karir. Wala namang love life. Iba, magaling sa love life. Puro love life na lang. Ando na lang, diba? Alam mo, magpa-Facebook ka lang, diyan mo makikita yung buhay ng tao, eh, no? Puro ganun lang. Iba naman, puro anak, puro anak, puro anak. Iba, puro Bible, kunwari. Okay na rin yun, di ba? Iba, puro career, iba, puro business. Iba. Yung utak natin dapat nasa Diyos. Kasi yung ibang bagay na yan, several things na pinagkaloob niya sa atin, pero focus tayo sa nagbigay. Parang yung ano yung bigay niya, ano yung withhold niya, may enjoy pa rin natin. Yun. Okay. So, ang pinakasento niyan, ang Panginoong Jesus. So, napakaganda. Amen? Amen. Even mga bata, sana ganun kayo. Ngayon, even yung love life na yan, ang Diyos ang bibigay sa inyo sana. Amen. Ngayon, pwede yung pilit yung sa inyo, pero, hindi magiging maganda kung ipipilit-pilit ka lang, di ba? Ang Diyos, dahil sa Kanya lahat yan, pwede niya rin ibigay yung the best sa'yo. Amen? At lagi bang binibigay ng Diyos ang dabi sa'yo? Lagi? Ngayon, yan ang sasabi na iba kasi. Kinakonta ko lang. Masyadong sobrang positive naman. Hindi. Isa yan sa mga reward niya sa'yo. Kaya gusto mong pagpalain talaga ng Diyos, ano? Sumunod ka, aralin mo, focus mo si Jesus. Siya yung galing ganun pala si Jesus. Hindi lang siya nagturo. Hindi lang siya another religious figure. Hindi. Nakita mo naman eh, di ba? Siya gumawa lahat. Kaya ngayon, dapat mabigat ang tingin mo sa kanyang salita. Pag may sinabi siya doon, may pahiwatig. Hindi mo yung binabaliwala. Hindi yung parang, okay, tapos na ang church. Ano naman gagawin ko? Ano naman gagawin ko? Ang even pag alis mo sa church, dapat, ay, ganun pala ang Panginoong Jesus. Amen? At lalo pag may malinaw siyang sinabi, at katulad ng kulto nga, yun, nilalagay sa isang lagar. Ay, diyan ka lang, ha? Hindi ka Diyos, ha? Hindi mo gagawin dapat yun. Ikaw yung takot, dapat ikaw yung, Lord, ano ka ba? Sino ka ba talaga? Parang si Paul, di ba? Ang sabi niya, basahin na nga lang natin yun. Pakikot muna yung Galatians 2:21, ba yun? Kalimutan ko, 2:12. Ready, tama ba? 20, okay. Pakibasa, ready, go. Ay, pakikot. I am crucified
Christ liveth in me, and in the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Sabi naman dito sa Philippians 3:10, sabi, that I may know him. Si Paul na po ito nagsasalita. Ang dami niya alam sa Bible, pero gusto niya pa rin. Ba't niya ginagawa? Dapat niyang ginagawa at ginagawa niya para makilala niya si Jesus. So, ganun tayo dapat. Hindi tayo nakakontento ng anong status ka meron. Ako nga, pastor na ako. Alam ko, dahil kung hindi alam, matulad dito, hindi ko abisado. Salamat na sa technology. Alam niyo iba, si Pastor Padua, ganun yun. Kinokot lang niya. Andun yun. So, anyway, sana ganun tayo. Kilalanin lang ang Panginoon. Gusto kong malaman, makilala siya ng gusto at yung power niya. In the fellowship of his suffering. Yun dapat yun. May lalo mga bata, ha? Hindi mo akong teto. Eh, nag-reverse lang ako, pastor. Gusto mo, makinig ako. Para sa'yo rin yun, okay? Tapos na ba tayo? Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. Salamat sa katotohanan na kayo pa lang lumikha, Panginoon, na marami po dyan, minimize kayo at even to the point na inaalis ang inyong glory at honor and power para sa kanilang siguro, sa kanilang katulad ng mga Hudyo na malinaw po sa inyong parable. Ayaw nilang ikaw tanggapin, ayaw nilang ikaw purihin kasi actually sila pala yung gusto nilang maghari in your place na hindi naman dapat. So I pray na kayo ang maghari sa aming Panginoon. Nakita namin kayo pang dakilang lumikha. Nawa ay yung church na to especially ay galangin po kayo, Panginoon, sundin at i-honor sa aming buhay, career, sa aming resources, lahat po yan sa aming isip, Panginoon. At kayo pong malalati lagi, kaya aming laging prayer. But mangyayari po yun, again, pag nakilala kami ng lubos at hindi po yun nagtatapos, Panginoon. So, ganun din po, Lord, sa mga medyo nagmamature na, hindi namin please ang sarili namin, ituro din namin ito sa iba, Panginoon. Let us do this in an effective way. Aralin namin paano kami magiging mas effective sa pagturo. Kung ano man yan, pwede may tulong, Panginoon, para sa iba, Panginoon, sa labas at loob ng church, especially sa loob dahil dito po yung mga willing na umatin. Lahat po sa mga bago, Panginoon, I pray na magagabayan nyo at sila po yung magstay sa inyong kalooban. Alamin nila to at magstay pa dito, Lord. Sila sa mga baptisi, Panginoon, kayo pong malulati rin. Maraming salamat po sa mga pagkain, Panginoon. Ang pagkasasaluhan din, Panginoon, maraming salamat sa naghahanda. Patuloy na naghahanda, nagpo-produce, nagpo-provide. Ito po ay sa inyo din naman galing. So, inaampo, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.